Anong partikular na misyon ang tinanggap mo sa Panginoon? Purihin ang Diyos sa pagdiriwang natin ngayon ng dakilang kapestahan ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. Ipinagdiriwang din ngayon ng Simbahang Katolika ang 57th World Communications Day na may temang Speaking with the Heart, the Truth in Love. Panawagan ito sa ating lahat na sa ating pagnanais na ipahayag ang katotohanan, gawin natin ito ng may pagmamahal upang maiwasan ang samaan ng loob at hindi pagkakaunawaan. Ang kakayahang makinig sa isa't isa nang walang pag-uusga ang susi upang makatugon sa panawagang ito. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na Espiritu upang maunawaan ang mensahe ng ating mabuting balita. Pumunta sa Galilea ang 11 alagad sa bundok na itinakda ni Jesus. Pagkakita nila sa kanya, sumamba sila. Ngunit may nag-aalinlangan pa at nilapitan sila ni Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang buong kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sila na sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Kasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng panahon. Mga kapanalig, sa ating mabuting balita narinig natin ang dakilang misyon ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad at nagbigay sa kanila ng misyon ang ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng pagbibinyag sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang misyong ito ay hindi lamang para sa mga alagad ni Jesus sa panahong iyon. Ito rin ay para sa atin ngayon. Bilang mga tagasunod ni Jesus, tinatawag tayong ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao. Tinatawag tayong maging mga saksi ni Jesus sa mundo. Gayunpaman, maaaring mangamba tayo kung paano natin magagawa ang ganitong napakalaking misyon. Pero dapat nating tandaan na hindi tayo nag-iisa sa gawaing ito. Pangako ni Jesus na mananatili siyang kasama natin sa lahat ng oras hanggang sa wakas ng panahon. At ipapadala din ang banal na Espiritu sa atin na magtuturo at magbibigay ng lakas. Kaya dapat nating tandaan na hindi natin kailangang gawin ang misyong ito na mag-isa. Dahil bahagi tayo ng isang komunidad ng mga mananampalataya na maaaring magtulungan at magpalakas sa isa't isa sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At sa ating pagpapalaganap ng mabuting balita, hilingin natin sa Diyos ang tapang at lakas upang maibahagi ito sa lahat. Manampalataya tayo sa pangako ni Jesus na mananatili siyang kasama natin sa lahat ng oras at magtulungan tayo bilang isang komunidad sa pagtupad ng misyong ito. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nagpapaalalang anuman ang ating gawain at mga pinaplano sa buhay. Lagi natin itong simulan sa pananalig at pagtitiwala sa Panginoong Hesukristong muling nabuhay.